Good morning, aloha. Good morning. Good morning, Ate Amela. Hello, mga kamatres. So, isha-share ko yung half day namin dito sa New Zealand. Ayan nga, naglambing ang daddy ng lamb steak for breakfast. At syempre, pagbibigyan natin siya. Then, winash ko na din yung chicken para stock namin mamayang gabi. In fairness, yung mga meat dito, hindi mo kailangan lagyan ng maraming seasoning kasi masarap na siya. So, nilalagyan ko lang siya parati ng asin, ng pepper, at saka ng rosemary kapag steak yung lulutuin ko. Wala ng iba. Alam nyo ba na hindi ko makain ng husband ko ng lamb ngayon lang at saka dito lang sa New Zealand kasi masarap talaga. Ayan naman si Ate Amela kumakain ng mixed nuts kasama yung favorite mini teddy bear niya. Nakakatuwa nga tong batang to, napaka-independent. So ayan, si Kuya Adam at si Kuya Ashton, hinayaan ko lang silang mag-iPad kapag Saturday and Sunday. Yan kasi yung rules namin. Tapos sa kabilang banda, ayun si Daddy at saka si Aroha. Kasi may tinatapos si Daddy, so siya ang toka kay Aroha. Ayan, dyan kami natutulog. Literal na para kaming sardinas. Okay lang. Sobrang ini-enjoy namin yung mga bata. Gagawa naman ako ng fresh salad para dun sa lamb. Usually kapag kasi nasa bahay si Daddy, pinagbibigyan ko kung ano yung mga gusto niyang kainin. So, ito yung isa sa pinaka-favorite niyang hinahain ko kapag steak yung ulam namin. O baka sabihin nyo naman, napaka-social. De, sale lang kasi yung steak dito. Hindi naman kami bumibili ng full price. At saka syempre, nandito kami sa New Zealand. So, hindi siya ganun kamahal yung mga steak. Parang sa Pilipinas, mas mura naman yung mga isda kesa sa meat. Yan, dito, lalagyan ko lang dahon. Tapos manipis na onion. Kamatis. Then salt, pepper, bagel, at saka dressing. Ganun lang. Kulang nga yan ng pipino eh. Pero okay na yan. Masarap na yan. Kapag nandito si Daddy, madali lang sa akin kumilos kasi habang ginagawa ko to lahat, nandyan naman siya, nakatoka siya sa mga bata. Kaya ini-stretch ko na rin yung sarili ko kapag nandito siya, ginagawa ko lahat ng pwede kong gawin para kapag nag-duty siya or kailangan namin tapusin yung bagay, tapos na nang nandito siya. Then ayan, gagawa naman ako ng omelette para sa mga bata. Favorite din ni Adam to. Kanya-kanya din tayo ng version. So ito yung version na gusto ni Adam. So 3 eggs yan na may salt, pepper, tapos lalagyan ko rin siya ng mozzarella cheese. Ayan, syempre may sideline na mga iyak-iyak ang mga bata. Alam mo yung tipong sanay, nasanay na yung tenga mo na may umiiyak, nag-aaway sa gilid, pero okay lang. Ayan, lalagyan ko rin pala ng maraming butter. Ayan ang mga ganap nila habang busy ako kakaluto at saka maglinis din ng bahay. Talagang sinusulit ko talaga yung araw kapag kasama ko si Daddy. Kaya ang dami-dami nagtatanong paano namin ginakaya, paano kami nakaka-survive dito. Siguro it's a big factor kung talagang malaking-malaking tulong din yung husband mo or yung partner mo sa'yo. Which I really appreciate. Thank you, Daddy! Ayan, sinalang ko kanina yung lamb, tapos dun sa may left side naman, niluluto ko yung omelette. Nalagyan ko talaga ng maraming butter kasi yun yung secret, tapos mahinang-mahinang apoy lang. At saka pala, pag talaga nandito rin si Daddy, minsan talaga nagluluto ako ng 2 hanggang 3 putahe para init lang din ng init. Kasi ang hirap magluto kapag wala akong kasama, syempre obviously, diba? Kaya as much as possible, pag magkasama kaming dalawa sa bahay, talagang maraming akong magluto para hindi na ako mahirapan at mag-isip kung paano na kami pagka nasa duty si Daddy. So ayan, yung minention ko yung mozzarella cheese, yan talaga din ang sekreto sa aming omelette, favorite ng mga bata. Tsaka talagang nakaka-toxic mag-isip talaga ng pagkain, no? Yan ang finished product, may rice, hindi mawawala yan. Salad, lamb steak, at omelette. Ayan naman ang breakfast ko, smoked salmon at saka cream cheese. Ayan na, kumakain na si Daddy. Tapos, talagang bihira kaming magkasabay-sabay kumain. Napaka-imposible talaga sa sitwasyon na to. Kaya I feel so grateful
yang kapag ka nagkakasabay kaming kumain kasi sobrang bihira yan. Madalas nauuna talaga kaming kumain or yung mga bata. Kasi hindi ka talaga makakakain pag sabay-sabay kayo. Yun na talaga yung reality ng buhay namin. Hindi ko pa trip talaga mag-meet ng morning, ng breakfast. So, ang kinakain ko talaga, bread, tapos any spread, tapos tsaka coffee lang. Goods na ako dun. Ayan nga si Amela, nakakatuwa. Napaka-independent. Tsaka hindi siya mapili sa pagkain, lahat kakainin niya. Unlike kay Ashton, sa mga may kilala kay Baby Ashton, talagang napakahirap pakainin ng bata na yun. Hindi kasi siya kumakain ng rice. So yan pa ang isang struggle as a parent. Talagang magkakaiba ang mga bata. After naman niya, nagsampay na si Daddy. Yan ang favorite na favorite niya ginagawa, maglaba at saka magsampay. Winter na kasi dito, kaya hindi namin mailabas yung mga damit dahil sobrang lamig. Ayan na. Thank you talaga dahil ang laking tulong ng dishwasher na to. Ayan, nap time naman ni Aroha. Ay, naku, yung bata na to, nasanay naman sa sayaw-sayaw. Pero pagtulog naman na siya, naibababa ako na siya, kaya okay lang. Then si Amela naman, pinapatulog na ni Daddy. That's it. Goodbye!